Okay, mga Jibero. So, nandito tayo ngayon sa Museo ni Mariano Ponce. And kasama natin si Sir Erickson. May ilang mga descendant kasi, mga nagmana ng mga bahay. Hindi na nila alam yung exact year kung kailan itinayo yung bahay na namana nila. Julia Barreto tsaka ni Joshua Garcia. Ah, ito yung pinagshootingan nila. Grabe, ang init. Ginusto mo yan eh, maglakad ka sa araw. Sige, panindigan mo yan. So ulitin ko lang, ngayon ay araw ng Sabado, October 28, and ang oras na natin, 9:11 na ng umaga, mga Kechubero, and nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Calle Rizal. Ayan. So diretsuhin lang natin ito kasi meron pa tayong pupuntahan na isang lumang bahay na isa na ngayong museum. So tignan natin kung pwede tayong makapasok sa loob, ano? Ayan. So dito, Barangay Tibag. Ako, patay tayo dito. Baka matibag tayo. Joke lang. So Barangay Tibag, mga Kaytsubero. And dito sa Barangay Tibag, sa bungad, makakakita na tayo ng isang lumang bahay. Ano? Ayan. Kaya diretso tayo doon. And so, yun o. Okay, isa sa mga lumang bahay dito sa kahabaan ng Calle Rizal. Another lumang bahay dito sa kahabaan ng Mariano Ponce Street. So dito lamang ito sa kahabaan ng Mariano Ponce Street. Ayan, eto siya mga Kaytsubero. So diretso lang tayo dito mga Kaytsubero. Wow, ang ganda ng bahay nila. Fully restored, ano? Very nice. Julia Barreto tsaka ni Joshua Garcia. Anong pelikula yon? Yung I Love You Hater. Ito yun. Ah, ito yung pinagshootingan nila. Oo, tapos sa Mateli Serie, meron na din madami. Anong pamagat ulit? I love you hater. Uh-oh. Haters? Hater. 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 Tapos yung sa The Bagman, yung kay... Sino ito? Arjo Ataide. Ah, famous pala itong bahay na ito. So, kailan po ito itinayo, madam, alam mo? Hindi mo na alam. Kasi usually, mga 1900s yan, no? 1920s, 30s. Kasi 1920, 400 oo, nga. Years na yan. Oo. Yung sa pagkakatayo nito, lagpas pa. Oh, lagpas pa. Pero ang galing na maintain. Ito wala talagang binago pa yan dyan. Pinapinturahan lang. Even yung mga bakal sa bintana, mm-mm, original yan. Wow. Bali, ang dinagdag na lang dyan, ito. Ito, itong design na itong puti na. Ah, ito, ito. Pinalagyan na lang yan. Pati yung nasa taas, no? Yan, mga bago. Yan lang yun. Pero lahat yan, ano,
pala. Baga sa sasakyan eh, top of the line. Oo. Tibay ng mga kahoy nung araw, ma'am, no? Ma'am, ano po name nila? Josie. Kami lang yung pinapatira dyan. Oh, okay po. Pero pagmamayari na ni Dr. Castro. Pagmamayari ni Dr. Castro. Nasaan po si Dr. Castro? Base ba siya dito? Ito ba siya? May-ari ng hospital. May-ari ng hospital. Okay. Tapos ngayon, pinapatira po kayo dito. Ang ganda. Ito, pinapaupahan. Oh. So, mas nauna ito, ma'am, ano, na itinayo? Oo. Tapos, ito, recent la lang. Parang sumunod lang siya. Oo, matagal na, okay. Iba talagang bahay, ano, kapag tinitirahan at inaalagaan, ano. Especially yung, ano, anong tawag doon yung pamatay sa anay? Anong tawag doon? Oo, kailangan may regular na ganun, eh, no? Kasi pag walang nakatira yung bahay, mas ano yung anay. Anay, oo. Lalo lang kung bihira lang din yung nakatira. Oo. Pwede ba ako lumapit sa hagdan? Hagdan lang, kahit din ako papa... Nakatali naman siya. Ganun. Hindi naman mangangagat. O, di ba mga kaytubero? Pinagshootingan ng pelikula ni Julia ba? Ano? Julia Barreto at saka Joshua Garcia. Ayan, nakakyat tayo. Okay lang ba naka-video ako? Okay. Ayan, Oo. Intak pa din, ano? Diba? Oo nga, nakikita ko yung... Parang nakita ko yung commercial na pelikula nila na yun, ni Joshua Garcia at saka ni Julia Barreto. Hello! Naku, huwag ka mangangagat. Friend tayo. Hello! Huwag ka kagat. Ano ba siya? Bulldog? Oo, English. English Bulldog. Bab, tarim, electric fan pa siya, oh. Hello! Hello! Mabait siya, mapapahawak. O, diba? Kita nyo talaga nga, intact na intact pa rin yung ceiling, yung mga walls, bintana. Ayan. Ma'am, salamat ha. Pinaakyat mo ako dito. So, maraming salamat kay Ma'am Josie. Kasi inalaw tayo na masilip yung bahay. Kayo Chubero. Wow. Dito din talaga sa Bulacan. Hindi, iba-ibang lugar pumupunta ako sa iba't ibang Manila pa. Oo. Dinayo ko lang talaga ito. Oo, naghahunting ako ng mga lumang bahay. Ayun, luma. Ayun, kaya lang pinapinturahan natin. Ayun yung bagong pintura mo. Ayun yung kulay pula. So ito yung bahay ng may-ari ng bahay na ito. Ay, ano ba to? Bahay talaga to? Bahay nila. Bahay nila. Diba? Maraming salamat po ulit, madam. Thank you. Ayan, nalika na. Di ba? Nagwawalis lang si ma'am, tapos nagtanong lang tayo kung kailan itinayo yung bahay. So, hindi siya sure, ano, pero around 1930s, 1940s, mga ganon, ano, itong bahay nila. Tapos, ayan, pinatuloy na nila tayo. Ayan, so sa kakakwentuhan namin, sabi niya pwede ko naman daw akyatin yung taas ng bahay. Kaya maraming salamat po kay Ma'am Josie. So ngayon naman, nandito tayo sa bahay ni Mariano Ponce. Pero ito isa ng museum, ano. Ayan, halika, pasok tayo sa loob. Ayan, oh, may nakasulat, oh. Ayan, so may nakasulat, museum operation Tuesday to Sunday, 8 a.m. hanggang 4 p.m. So sarado siya tuwing Monday. So libre daw para sa lahat. So ibig sabihin, kasama kaya tayo na magbablog ay libreng pumasok sa loob. Hello, boss. O, diba? Okay, mga chibero. So nandito tayo ngayon sa museo ni Mariano Ponce. And kasama natin si Sir Erickson. Hello sir, maraming salamat po at kami ay pinatuloy ninyo dito sa museum ng
Mariano Ponce Museum po. So, thank you po sa pag-cover and sa pagbisita nyo dito sa aming Munting Museo dito sa lungsod ng Baliwag. So, ito pong museo na nakikita natin sa likod, reconstructed po ito. Hindi po siya ancestral house, hindi siya lumang bahay. So, reconstructed siya. So, simulan muna natin kung bakit siya na-reconstruct. So, this lote po na nakikita natin, ng buo kasama yung likod, ito po yung ancestral birth site rather ni Mariano Ponce. So siya po ang foremost hero ng Baliwag. So siya ay tubong Baliwag, siya ay dakilang reformista at propagandista kasama ni Del Pilar at ni Rizal at ng iba pa sa Europa during that time. And ayun, unfortunately 1962 yung kanyang bahay na nakatayo dito sa lote na to ay nasunog. Ba sir, ito? Yes po, yan. Oh, yung okay. Green space na yan hanggang likod bago wala pa itong rest house ng mga descendants. Oh. Ay nasunog nung 1962. Oh, okay. So nung nasunog siya, hindi na siya ulit na rebuild. Pero yung bahay na yon ay tinatawag na bahay na bato. So bato yung baba, yung ground. Yung taas niya is kahoy. Yung natupok is yung majority kahoy. Kahoy, oh. Natira yun man yung mga bato, yun nga lang, hindi na rin siya na-reconstruct ulit. So, unfortunately, yun nga, nakakalungkot, wala na yung lumang bahay ni Mariano. Okay. So, moving forward, nung 2019, actually, bago mag 2019 nag-open yung museum, May 23. Pero bago yun, i-donate muna ng mga apo Mariano Ponce ang lote, itong bahagi na to ng lote. Oh, bahagi ng ito, yes. Okay. Para patayuan ng isang public museum na para kay Mariano Ponce, yung kanilang lolo. Tapos dinonate niya ito sa National Historical Commission of the Philippines. So, ito ay libreng museo na kasalukuyang minamanage ng National Historical Commission of the Philippines. Yun. So, yun. Hanggang ngayon, operational siya for free every Tuesdays to Sundays. 8 to 4 p.m. So, yun yung maikling background, general background kung kailan nagsimula itong museo na ito. Oh. So, eto sir, itong bahay na ito, recently na lang ito itinayo. Opo. So, opo. Bahay ito ng mga apo. Rest house po yan. Oh, rest house nila. Kasi wala na yung mga apo sa tuhod. Talampakan na nakatira dito sa bahay. So, itong portion lang na ito kung saan nakatayo yung museum, yung dinonate ng mga descendant ni Mariano Ponce. Ayan. Sir Erickson, maraming salamat. Thank you. Thank you so much po. Salamat. Tingnan muna natin itong historical marker dito. Ayan o, may nakasulat o. Dito ipinanganak noong 22 ng Marso 1863 si Mariano Ponce. Makabayan, mananalaysay, diplomatiko, kasama ni Rizal, Del Pilar, Lopez Haina at iba pa sa Europa. Sa pagpapalaganap ng mithiin ng Pilipinas noong 1887 hanggang 1895. Pasugo ng Pilipinas sa Hapon noong 1898. Kinatawan, kapulungan ng bayan noong 1909 hanggang 1912. Tapos pumanaw siya sa Hong Kong noong May 23, 1918. Malika, akit na tayo. Okay. So ito dapat yung isa dapat ito sa mga pinupuntahan ng mga kabataan natin ano para matuto sa history o local history ng iba't ibang mga bayan, no? Ayan. Boss, thank you po. Okay. Yeah. Sige po. Okay. So mostly, ng bahay na ito, kung mapapansin nyo, ay bago na. Ano? And para ipaalala sa ating mga Pilipino na itong si Mariano Ponce ay local hero ng Baliwag. Ayan. So, isinilang si Mariano Ponce noong March 22, 1863 sa Baliwag, Bulacan. Siya ay panganay na anak ng nakakatandang Mariano Ponce at Maria Colantes de los Santos. So, natapos ni Ponce ang kanyang elementarya sa Baliwag. Lumipat siya sa Maynila upang ipagpatuloy ang pag-aaral kay Hugo Ilagan at sa kalaunan kay Escolastico Salandanan. Noong 1880, habang nag-aaral sa Maynila, dumalo siya sa isang pagtitipon para pakinggan si Marcelo H. Del Pilar bilang makabayang abogado at
patnugot ng Diyaryong Tagalog. Ayan. So nakamit ni Ponce ang kanyang bachelor degree mula sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila noong 1885. And nagpatuloy siya sa Universidad de Santo Tomas upang mag-aral ng kursong medisina, ngunit nagpasa siyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Europa. Ayan. Reformista, reformist. Ayan. Ito na yung history nung nasa Spain na siya. Ito si Mariano Ponce at saka ang kanyang asawa na isang Hapon. Ano ang pangalan niya? Okiyo Udagawa. Ayan. Ayan yung kanyang may bahay. Patungo sana siya sa China upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Sun Yat-sen. Naulila niya ang kanyang asawang Hapon na si Okiyo Udagawa at apat na anak na sina Pedro, Carmen, Consolacion at Mary. Ayan. So ang museum na ito mga kaichubero, dito lahat nakalagay ang buong istorya ng buhay ni Mariano Ponce na local hero ng Baliwag. So meron pa tayong pupuntahan na isang lumang bahay mga kaichubero. Ito ay bahay na bato. Grabe ang init. Ginusto mo yan eh, maglakad ka sa araw. Sige, panindigan mo yan. Dito na nga lang tayo daan kasi sobrang init. Okay, so doon tayo galing. Tapos yung pupuntahan natin, ayan o. Diba? Naiiba siya dito kasi karamihan dito commercials. Tapos, may isang bahay na bato dito. So, itong bahay na ito, itinayo ito around 1800s. And makikita nyo, buhay na buhay pa. So, ito yung mga bahay na nakikita natin sa Vigan. Ayan o. Ayan o. So, commercial yung pinakababa niya. O, di ba? Bahay na ba ito? Mga kaichubero. Ah, talaga po? So, hindi natin maano kung ilang taon na siya. Kaya lang, sa rupee na sa Oo. Hindi, bago na yung yero na yun, kuya eh. Pero sure, hindi ganyan yung pinaka-yero niya noon. Mahilig din po pala kayo sa atin. Oo. So, itong mga bahay na ganito, ito yung nakita natin sa Vigan. Karamihan, ganito yung mga bahay doon. Nakita ka na ba sa ano? Sa... Saan, sir? Bataan. Okay. So, ito lang yata yung kakaibang bahay na napuntahan natin dito sa Baliwag. Kasi yung karamihan ng mga bahay na nakita natin, parang wala sa ganitong era, ano? Kasi ito, talagang bahay na tisa ba to? O bahay na ba to? O bahay na ba to, ano? Ayan. Halika nga, tanong natin, baka alam nila yung mga nangungupahan dito kung ilang taon na tong bahay na ito. Kaya lang mga kaichubero, may ilang mga descendant kasi, mga nagmana ng mga bahay, hindi na nila alam yung exact year
kung kailan itinayo yung bahay na namana nila sa kanilang kanununuan. Kaya ang ginagawa ng iba, nagdidepende na lang sila kung anong era yung mga disenyo ng mga bahay. Ayan, di ba? Hindi siya eksaktong year. Yan, hindi siya semento kasi syempre nung araw wala pa namang semento. Di ba? Ha? Oo, mukha nga eh. Ayan, so meron ako napagtanungan, itong bahay daw na ito may underground papunta ng simbahan. So sabi lang din ng mga